excited na at may mensahe sa Pilipinas at coach ng Dominican Republic may warning sa team laban sa Gilas Pilipinas. Ngunit bago ang lahat mga kaibigan, kung nakarating na sa Manila ang Team USA, sila ang naging isa sa biggest attractions mga kaibigan sa FIBA Basketball World Cup. Ayon sa salita sa USA assistant coach na si Eric Spoelstra, sila nga raw ang mga rockstar sa lugar na ito. Itong si Spoelstra mga kaibigan ay marahil naghahanda na rin sa parehong trato patungo dito sa kanya dito sa Pilipinas. Ito ay kadahilanan mga kaibigan dahil wala nang sinuman sa Team USA ang nagkaroon ng stronger connection patungo sa mga tao sa Pilipinas dito kay Eric Spoelstra, ang Filipino-American. Habang siya ay ipinanganak sa Amerika at dito na lumaki mga kaibigan, ang kanyang ina na si Ely Cicilino ay isang native sa San Pablo, Laguna. Naayon pa nga kay Eric Spoelstra, ito nga raw ang isa sa kanyang pinapangarap na maging parte sa USA Basketball Program para sa napakaraming taon. At kasabay na nga rin dito na mapabilang sa World Cup mga kaibigan, lalong-lalo na ito ay gaganapin sa Manila. Siyang araw ay pag-aari ang great pride mga kaibigan sa pagiging Amerikano at pag-aari rin ito ang great pride para sa kanyang lahi bilang isa na ring Filipino. Siya ay tunay na naging excited na ang buong program na ito ay makikita ang sigasig, ang espirito at mga fanbase mga kaibigan para sa gaganapin na laban sa lugar na ito. Matapos itong si Greg Popovich ay pinanghawakan ang San Antonio Spurs simula pa man noong 1996. Itong si Spoelstra ay ang naging second longest tenure mga kaibigan na napapanghawakan ang isang kuponan sa liga. Matapos nga itong nag-take over sa Heat noong April 2008, ang kanyang team mga kaibigan ay naging consistent at naging kabilang sa isa sa napakalakas sa Eastern Conference. Noong 2012 at 2013, itong si Spoelstra at ang Miami Heat ay nakuha ang NBA titles. Kaya ang pagdating nitong ni Spoelstra sa Pilipinas mga kaibigan ay mayroong kasamang pedigree. Siya ay kabilang sa isa sa pinakamause na coach. At siya ay ipagdidiwang ng mga Filipino fans mga kaibigan kasama ang bansa. Na para kay Eric Spoelstra, natitiyak nga raw na ito ay hindi ka panipaniwala. Patuloy pa nitong ni Spoelstra, para sa kanya, itong araw ay napaka-cool para sa lahat na makita kung gaano nga ba ka-passionate ang fanbase para sa basketball sa lugar na ito. Kasabay na nga rin ang pag-iisip na ang grupo mga kaibigan ay marahil makakatanggap rin ng parehong trato. Siyempre, mayroon nga raw itong pamilya rito at susubukan nga raw nito mga kaibigan na kumbinsihin ang ibang grupo at mga manlalaro na susubukan ang iilang pagkaing Pinoy, ang kanyang tito na si Tony nga raw mga kaibigan ay gumagawa ng lumpia. Kaya gusto nga raw nitong Spoelstra na subukan ito ng lahat. Para sa isang context, ang lumpia mga kaibigan ay ang klaseng tipong spring rolls na ginawa sa thin paper-like or crepe-like pastry screen mga kaibigan na tinatawag na lumpia wrapper. Ito nga raw ay inihain bilang isang appetizer or snack mga kaibigan at kinakain bilang deep-fried or fresh lumpia. Habang ang mga fans ng Gilas Pilipinas na kung saan ito nga ang tawag sa Philippines National Team mga kaibigan ay susubukan ang lahat sa Group A laban sa Italy, Angola at Dominican Republic, sila rin ay naging excited para sa Team USA na makikipag-compete sa Group C laban sa Greece, New Zealand at Jordan. Ang Americans ay naipanalo ang World Cup mga kaibigan ng 5 beses, kabilang na nga rin dito ang most recently mga kaibigan noong 2010 at 2014. Ang tanging other country lamang na naipanalo ang 5 beses ay ang former Yugoslavia. Kasama ang success na nag-enjoyed ang Team USA mga kaibigan nitong mga nakaraang taon at mga numerous stars na laging naglalaro para sa bansa, ang mga fans ay tinanaw talaga ang great basketball mga kaibigan kung sakaling naglalaro ang mga Amerikano. Sa ngayon, ang expectations mga kaibigan ay hindi pa rin nagbago at naging mataas pa rin para sa American team.
Patuloy pa nitong Nespolstra na titiyak na ang Filipino crowd ay magwawala dahil hinintay nga raw nila ang oportunidad na ito para sa lahat ng kupunan na sila ay ipapakita, mga kaibigan, kung gaano nga ba nila kamahal ang sports na ito. Ang magandang sports na ito na sila ay nabiyaya ang naging parte para kay Eric Spolstra. Hindi na nga raw ito makapaghintay sa ating mga kaibigan na masaksihan nila ito. Ang interest sa sports sa Pilipinas ay naging testamento lamang, mga kaibigan, kung gaano nga bakasikat ang larong ito para sa buong mundo. Sa katunayan, napakaraming bansa, mga kaibigan, mula sa labas ng Amerika ay naglalaro ngayon sa NBA. Maging mga foreign players ay naging kabilang na nga rin ngayon sa brightest NBA stars. Patuloy pa nitong Eric Spoelstra. Ito nga raw ay mangyayari para sa nakalipas na 30 years. Ito nga raw ay tunay na isang global game na kung saan ang buong mundo, mga kaibigan, ay na-attract sa larong ito, na kung saan ito rin ang pagkakaroon na ito ay magiging more competitive. Bago pa man niya sinabi, mga kaibigan, naramdam pa rin niya ngayon na ang sports na ito ay pag-aari pa rin ng Amerikano. Ngunit kailangan nga raw nila itong patunayan. Ito ay napakahirap na trabaho at alam nga raw ito ng lahat. Ngunit para sa kanya, handang nga raw siya sa pagsubok. Sa kabilang banda naman, mga kaibigan, ang Dominican Republic coach na si Nestor Garcia ay hindi pagbibigyan ang Pilipinas mula sa kanilang game opener sa campaign para sa 2023 FIBA Basketball World Cup na gaganapin sa Biyernes sa Philippine Arena. Itong si Garcia ay sinabing siya ay aware, mga kaibigan, kung ano nga ba ang kayang gawin ng Gilas Pilipinas at kung ano nga ba ang kanilang maidadala sa table. At hindi nga rin ito nakikita, mga kaibigan, ang madaling laban kahit nakasama na nga nila ang NBA star na si Karl Anthony Towns. Ang Argentine coach, mga kaibigan, ay inaasahang magiging puno ang crowd, mga kaibigan, sa loob ng Philippine Arena na kung saan target nga ngayon ng local organizers, mga kaibigan, na basagin ang attendance record na 32,616. Sa kabila sa ang Dominican Republic ay nakarang sa number 23 sa World Cup over sa Gilas na siyang nakaupo ang team sa 40th. Naayon pa nga sa isang ambush interview ng Filipino reporters, sinabi nitong ni Garcia na ang kanilang unang laban ay kontra sa Pilipinas matapos dumating ang team sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3 noong araw ng Lunes. Itong si Garcia na siyang pinanghawakan noon ang Argentina national team, mga kaibigan, noong 2021 ay sinabing delikado nga raw ang Gilas dahil sila ay pag-aari ang napakaraming shooters. Para sa kanyang pag-iisip, ang team nga raw na ito ay isang great team. Maraming mga shooters ang tumatakbo sa loob ng court at marami silang malalaking tao. Sinusubukan nga raw nilang laging inaatake ang rim. Maging sila ay napaka-agresibong team. Ang Dominican Republic ay hindi na isang baguhan para harapin ang Philippine team dahil ang mga kupunang ito ay nagkaharap na, mga kaibigan, during sa 2020 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade noong buwang July 1, 2021 kasama ang Dominican Republic, mga kaibigan, na tinalo ang Gilas Pilipinas sa score na 94. Noong 2021 ay sinabing delikado nga raw ang Gilas dahil sila ay pag-aari ang napakaraming shooters. Para sa kanyang pag-iisip, ang team nga raw na ito ay isang great team. Maraming mga shooters ang tumatakbo sa loob ng court at marami silang malalaking tao. Sinusubukan nga raw nilang laging inaatake ang rim. Maging sila ay napaka-agresibong team. Ang Dominican Republic ay hindi na isang baguhan para harapin ang Philippine team dahil ang mga kupunang ito ay nagkaharap na, mga kaibigan, during sa 2020 FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade noong buwang July 1, 2021 kasama ang Dominican Republic, mga kaibigan, na tinalo ang Gilas Pilipinas sa score na 94-67. Idinagdag rin itong ni Garcia na ang Dominican Republic ay dapat maging maingat, mga kaibigan, patungkol sa fellow NBA player nitong ni Towns na si Jordan Clarkson, na para kay Garcia, alam nga raw nito na meron silang napakalaking manlalaro. Ngunit ang basketball ay isang team game at si Clarkson, mga kaibigan, ay isang star. Alam nga raw nila kung gaano nga ba ito kadelikado. Siya nga raw ay nakakapag-produce ng napakaraming bagay sa loob ng court. Pagtatapos pa nitong ni Garcia
ang Pilipinas araw ay isang great team at para sa kanila, itong araw ay napakalaking motivation. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Always do it, I'm...